Magandang araw po ng linggo sa lahat. At ako'y muling magbibigay ng video. Medyo lalakasan natin ang boses natin ngayon. Para marinig ng mga ng mga kaibigan natin na sabihin na natin medyo mahina tenga. Okay, at ngayong araw pong ito ay ating tatalakayin yung ating produkto, yung mindset. Sabihin natin, cinematic bridging ko na ito eh. Nung isang araw ay ako'y nakabasa ng isang matanda na sinasabing siya ay 120 years old na, yung gusto ng ating Diyos, pero gusto niya pa raw na umaba ang kanyang buhay at umabot pa siya ng 150. Nagagawa niya po yung kanyang mga sabihin na nating pagtatanim at mga gawain bukido. So, ay nakatira sa Antipolo at sinasabi niya ang lihim niya sa mga reporter na nagtatanong sa kanya ay yun daw blood cleansing, yung nililinis ang dugo. At ginagawa niya rin yun every 2 years na kumukuha siya ng mga alaman sa gubat na ginagamit niya. Pero nitong mga panahon na to, may nire-recommenda na silang produkto. So, ganun din mo yun, siguro. Sa atin, no? Sa atin yung matatanda, no? Sa ating sabihin na natin, 40 pataas, kasi mali na yung kasabihan, life begins at 40. Ngayon, life begins, dying begins at 40. At medyo may ingin na naman tumangaso ko. Medyo, kailangan mag-ingat na tayo sa ating kalusugan, ano? Lalo na ko ngayong panahon na sabihin na natin na meron pandemya. Pandemya, hindi mo malam kung anong klaseng pandemya ito eh. Okay, nakalipas ng mga ilang araw, meron mga namatay akong mga kaibigan, kamag-anak ng asawa ko, na namatay dahil sa kanilang mga karamdaman. At yung huli lang, yung aking kumpare din na cancer survivor, pero itong namatay siya, sabi raw ng doktor, pumakyat na sa utak yung cancer niya, kaya kinamatay niya. Kaya siya ay nabilang din siguro sa COVID dahil siya ay sinunog. So, isang halimbawa ngayon, no, na sabihin na natin, mali na ngayon ang mag-invest ka sa memorial plan. Kasi pagka sinunog ka, yung nabayaran mo, sabihin na natin na kabaong o taon, ay hindi mo na rin makukuha. Kukuha na rin nila yun. So, mahal yung plano sa yung pagkamatay, kung sinunog ka naman, hindi mo na rin magagamit yun. Ano? Kukunin na rin nila ulit. At ang nakinabang, ito nila rin ah. Marami yung nakikinabang ngayon sa panahon ng COVID. Siguro, ang dapat natin gawin ngayon panahon na to, mag-invest kayo sa kalusugan. At kung yun ang aming inilalapit ng aming kooperatiba sa inyo, na sa ganun ay tumaba pa ang buhay nyo, medyo maalis kayo sa mga sakit. At ito ay ating babasahin, itong ating sinulat. Sinulat ko ito ng February 19, I think. Medyo wala pang COVID na yan eh. Ni sa anino, kung sa sabihin na natin sa ating mga iniisip, wala pa yan. Dahil hindi natin alam na magkakaganyan ang mundo ngayon.
Pero marami ho naman ng bansa na ano eh, na hindi naniniwala dyan, kaya sila ay tuloy ang kanilang buhay. Walang namamatay sa COVID, tuloy ang kanilang, katulad ng Thailand, tuloy ang kanilang turismo, tuloy ang kanilang eskwela. May namatay sa kanila pito, pero hindi ko nila tinatanggap na COVID yun eh. Tingin nila ko doon, pneumonia, severe pneumonia. Katulad din po ng Thailand. Wala naman namatay sa Thailand eh, kahit isa. No? At wala pang 1,000 ang kanilang kaso ng COVID na sinasabi. So, mali ho yung sinasabi yung buong mundo ay nagdaranas ng ano, no? Nasa ating sarili na lang siguro yan. No? Mapayo ko lang po, ano, sana po ngayon, no? Pag-usipan nun natin, no? Huwag po tayong matapot yan sa ano, mga lalo na yung matatanda. Huwag kayong isip ng isip ng mga ano-ano na baka hindi na kayo makasurvive. Hindi ho. Ano yung fake naman yan eh. Matatapos ho natin to. Pag tinanggal na nila to sa ating bansa, makakilos na po tayo maayos. So ito ho yung akin, babasahin natin at kasama ho kayo magbabasa. Kasi po, ano, kaya ako natin ito ibibidyo dahil doon sa mga pangyayari nito mga nakaraang araw, no? Parang sinasabi nila, pagka Beijing coconut oil, nakakagaling na, hindi na yun. Kaya kahit na anong Beijing coconut oil, nakakagaling daw ng COVID. So, mali ho yun. Hindi ho yung totoo. Tingnan niyo po, sabi nila, patetest nila sa Singapore yung Beijing coconut oil para malaman kung makakatulong talaga sa COVID. Asan na? Kailan pa yun? Wala naman nun, hindi ko ba? O, ito ang ating paniwalaan nyo. Mindset for 2020, ating ipakilala ng gusto ang enzymatic Beijing coconut oil. Part 1 na sinulat ko rito, pero hindi ko, parang wala na ko yung uptown part 2 eh. Okay, February 19, 2020, pero makikita niyo po dyan dahil kahit in-edit ko, makikita niyo siguro, yun, August 22. Meron mo tayong konting dinagdag eh. Okay, in the picture, sabi niya, our enzymatic Beijing coconut oil product are consists or made up of fruits and vegetable enzyme. And this includes coconuts, apricot, apple, broccoli, lemon, durian, guayabano, strawberry, bitter melon, carrots, coffee, garlic, and turmeric. Kasi oh, yung turmeric, ito na lang ito eh. Pero yung ating ginagamit ito talaga, yung luyang original, itong turmeric, sinasamahan na rin natin. Ang ating enzymatic Beijing coconut oil na na-discovery noong pantaong 2003 ay isang napakagaling at napakahusay na produkto na pinipilit gayahin o sirain o siraan o sirain ng mga walang kwentang tao na nabuhay sa mundo. Kung kaya nagkaroon tayo ng pagbabago at pagdaragdag ng mga enzima o enzyme ng mga prutas at gulay na dating 5 na ngayon naging 12 na nadagdagan pa ng 6 o pulot-pukyutan. Para halos lahat ng sakit o karamdaman, ito ay makakatulong. Ang ating pagdaragdag ng mga enzima, ng mga prutas at gulay, nadagdagan din ang katangian nito na sa dating 3 na ngayon ay naging 5. Dati, immune system booster, nagpapalakas ng resistensya. Detoxifier, nagtatanggal ng lason sa katawan. Antioxidant, nagpipigil ng pagpasok ng lason, virus at mikrobyo sa katawan. Okay, nadagdag.
Power or Energy Enhancer, nagbibigay ng ibang lakas ng katawan na mararamdaman agad sa unang pag-inom pa lang. Number 5, anti-radiation properties, nagpipigil ng radiation na nakakapinsala sa pagpasok sa utak at katawan ng tao. Napaka-panganib na itong ating radiation. Kalat na kalat po sa ating paligid dyan. Hindi niyo po alam. Kung inyong wawariin sa limang katangian, walang sinasabi ditong nakakagamot ito ng karamdaman. Bagkos, ito ay tumutulong lang para huwag magkaroon ng mabibigat na karamdaman. Sa ating panahon ngayon, ang ating mundo ay marami ang mga karamdaman na mga wala naman noong araw ay ayos pa ang ating kalikasan. At kalamidad na dulot ng pagkasira ng kalikasan ay lubos-lubusang makakatulong ang enzymatic virgin coconut oil, dahil sa kanyang byproduct o retaso sa paggawa nito. Atin pong ilalahad ang apat pang mga produkto na napaka-importante sa panahon ngayon na ating gagawin sa susunod na mga araw na hindi magagawa kung wala ang mga retaso ng enzymatic virgin coconut oil. Medyo mali ito dahil naging anim na. Apat lang una isulat natin. Okay, ang original, yung enzymatic virgin coconut oil, ang tawag po natin dyan ay essential oil. Huwag na po natin gamitin yung medicinal oil at baka magalit na naman sa atin. Ang DOH. Okay, extract of virgin coconut oil plus digestive fruit and vegetable enzyme, a natural food supplement. O gabaguhin din po natin to, gagawin natin dietary food, natural dietary supplement. Okay. All natural 8 hours energy drink. 8 hours full of energy without getting tired. The prevention for all kinds of fitness, of illness. Ito po ay, ito siguro ang puputok sa atin kung talaga magagawa natin itong ating kooperatiba. Maayos natin itong kooperatiba. Ito po ang kailangan ng mga tao ngayon. Marami yung energy drink, pero puro chemicalo yun. At sa atin ho ay all natural. So, mas magaling po yun sa atin. Number 4, Milaker Massage Oil. Ito po ay therapeutic oil. Meron lumabas ng isang araw na nakakatulong ito kung gagamitin sa paa. Pagmamasahin ng paa. So, pwede rin kong gamitin ito sa pagmamasahin ng paa. Ito ang ano ho nito eh, parang sa spa eh, para yung maayos yung inyong mga binan natin, yung mga mali-maling nangyari sa inyong buhay. yung sumasakit na yung mga likod nyo, kailangan hunin nyo to. Miracle Massage Oil. Okay, number 5. Ito po yung Gardisol L1 for reverse recovery. Waste, bad odor, additives for organic or fertilizer. Parang ayoko nang gawin to eh, pero marami ko kasing extract eh. Kaya, ay marami yung extract, marami yung byproduct yung ating produkto. Kaya, kailangan gawin ho din natin to at makakatulong ho natin yung mga taong mga walang hanap buhay, magkakaroon silang hanap buhay kung gagamitin po natin itong Gardisol A1. Number 6, Gardisol A2 for livestock prevention for illness like ASF and other deadly disease, for cleaning of cages and no bad odor. Additives for organic animal feeds. Okay. Ito po kailangan ho ngayon mga nag-aalaga ng baboy. No? Nakita nyo naman ho siguro yung video namin nung mga foundation pa yung hawak namin. No? Okay, gagamitin pa din natin ang ating trademark na bioalka virgin oil kung sakaling ipagpapatuloy pa ang ating kooperatiba ang operasyon nito. Kasi medyo delikado tayo ngayon eh. Ilang taon na tayo walang financial statement. Lumayas po tayo dun sa ating tinitiran. Dahil hindi naman pinapasok ay yung ating opisina dahil napakalayo sa kalye. Marami hong dahilan eh. At yung pagpapasarado ng ospital ni Dr. Para na isang dahilan din po. Kaya dapat na siguro mo lang namin itigil.
hanggang hindi kami nakakuha ng FDA. Okay. Kaya mga kailangan pa tayo ng pondo para magawa mga kakulangan nitong mga dokumento at pasilidad na may narahinto noong isang taon. Makikita po sa video ang naumpisang opisina laboratorio. Siguro doon sa pato to. Kaya po muli tayo manghihimok ng pagdaragdag ng shares ng mga dating natin kasapi. At pagkakaroon ng 2 hanggang 4 na mapagkakatiwalaan director at mga bagong regular at associate members ngayong taong 2020. Ay matatapos na yung 2020 dahil dito sa lintik na pandemic na ito eh. Kung magkakatulong-tulong po tayo, asahan na po ninyo ang pagiging milyonaryo. Totoo po ito. Pagdating 2 hanggang 3 taon. Wala po itong biro haka-haka dahil ito pong ating produkto ang kailangan-kailangan ng buong mundo sa ngayon dahil sa pagbabago ng klima. Maraming naapektuhan eh, yung pagbabago ng klima. Kung sakali namang may mabubuting tao na gusto magkaroon ng kumpanya at mamumunan sa ating mga produkto, akin na lang po ibabalik sa mga membro kailang mga naipuhunan sa kooperatiba natin ng doble o times 2 kasama na pati ang tubo. Nangati na lang muna po. COVID na yata ako ah. Okay, ang kailangan po natin sa ngayon ay pagtitiwala at tulong na manggagaling sa mabubuting tao na nagkahangad din ng mga pagbabago sa kalagayan ng kalusugan ng mga tao at kalusugan ng ating kalikasan na unti-unti nang namamatay. At ang solusyon sa lahat ng ito ay magmumula sa enzymatic virgin coconut oil. Marami po salamat at lubos na gumagalang sa lahat. I'm a prayers founder, the greatest environmentalist producer cooperative. Nilagay na rin po natin itong inventor, researcher, and writer. Okay, ito po yung aking number, 0923-109-2004 at 0916-643-0331. Pero makukontak nyo naman ako sana eh, sa ating messenger. Mas mabuti pa yun, nagkikita tayo. Email address, jimreyes888@yahoo.com. Okay, ang ating other organization, no, isasama ko na rin ito. Member, Filipino Inventor Society Incorporated. Founder, Chairman, Guardian Staff Global Warming Foundation, na sana rin maasikaso ni kaibigang Pablito na may pagpatuloy ho natin to, no? Kailangan din ho natin to eh. Founder, Guardian Reformist for Environment and Truth, Great Organization Incorporated. Former National Founder, Guardians Brotherhood Incorporated. Nag-resign po kasi ako dito eh, GBI Original. Okay, huli, member BOT Association of Former PLDT Employees, APE Incorporated, maaari din mag-resign ako dito. Ang mga bago nating grupo ay yung ESINAC at GMADI. Hindi ko muna ilalagay ko ano yung mga ibig sabihin niyan dahil hindi ho naman tayo pa talagang membro, tayo ho eh. Sa ngayon ho, observer po muna. Okay, maraming po salamat. At magandang araw po muli sa inyo lahat. Salamat po pala kay, eto, kay Board Member Roland Carub ng Nueva Vizcaya dahil sa pagkakalagay niya rito ng love this. So, ilan lang po ang nag-like. 1, 2, 3, 4. 4 lang po ang nag-share ay nag-like dito. Okay, ito ho'y sinulat ko noong February 19. So, okay lang ho yun. Kaya ho natin ito'y binibidyo ngayon ng sa ganun eh. Yung mga hindi natin naisulat nung araw ay mapapanood nyo na po pala yung hindi
Yung mga hindi nyo nabasa, mapapanood nyo na po. Maraming maraming po salamat at God bless sa inyong lahat. So, tanggalin lang natin itong video.